Isang pinagpalang araw sa inyong lahat, mga kapatid ko sa Panginoong Kristo. So, ito ang mga kapatid sa Panginoon, Brother Ed Sasab. At masasabi ko na sa panahong ito, ang tinatawag nating Lenten season o mahal na araw. So, lagi nating ginugunita ang ginagawang sakripisyo ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Taon-taon ating sinisilipit ang kanyang ginagawang pag-alay ng buhay para sa ating lahat. At ang ginawang sakripisyong ito ng ating Panginoon ay nakasulat yan sa Four Gospel. No? Nandyan, makikita natin yan. Hindi ko nababasahin kasi napakahaba ang Gospel tungkol dyan sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoon. So, nandyan yan sa Ebanghelyo ni San Marcos, Ebanghelyo ni San Juan, ni Mateo, at sa apat na Gospel, si Lucas, ganyan. So, ating pagninilayan ngayon ang ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus sa doon sa krus ng Kalbaryo. So, tatlong puntos lang aking ibabahagi ko po sa inyo sa oras na ito. Sa ating pagninilay, ang dapat nating tandaan na una, makasalanan ka. Ito ang dapat nating isipin at pagninilayan sa ating araw-araw na buhay, na kung saan ang dahil sa kasalanan ng tao, namatay ang ating Panginoong Hesus. At sa totoo lang, tayo ay para na rin mga nagpako noon sa Panginoong Hesukristo kung tayo ay patuloy na namumuhay sa pagkakasala. Dahil namatay ang ating Panginoong Hesus dahil sa kasalanan ng tao. Dahil sa pagkakasala ng tao, tinubos niya tayo, tinubos niya ang ating mga pagkakasala, kaya siya nabawian ng buhay doon sa krus ng Kalbaryo. So kung tayo patuloy na namumuhay sa pagkakasala, patuloy nating parang ipinako ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. So ito ang dapat ating pagninilayan sa araw-araw nating buhay. Di man sumapit ang mahal na araw, lagi nating isipin ang ating Panginoong Hesus ay ginawa ang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo ng dahil tayo ay makasalanan. Kaya ang una dito, sasulitin ko ang salitang makasalanan ka. At ang pangalawa na dapat nating tandaan din sa aking pagninilay ay ang salitang mahal ka ng Diyos. Kaya naialay ng Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay dahil mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos Ama. At kaya nga, sabi nga sa John 3:16 na ating babasa doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba? So pinapakita diyan na mahal tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Gaano man tayo kamakasalanan, inaabot tayo ng ating Panginoong Hesus. Inaabot ng Panginoong Hesus ang mga taong nagkakasala, mga taong naliligaw, hinahanap niya. Katulad ng ilang isang halimbawa dyan, ang babaeng Samaritana, na matatagpuan natin yan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 4, na kung saan inabot niya ang kalagayan ng isang babaeng Samaritana na naligaw ng landas, naligaw ng buhay. Kaya dapat lang na dapat nating gawin na sa pag-abot ng Panginoong Hesus sa ating buhay, dapat makipag-isa tayo kay Kristo upang tayo'y mapapasama sa kanyang kaharian at hindi tayo hatulang maparusahan. Dahil yan, sabi niya yan sa Roma 8, Kabanata 1, ay Roma Kabanata 8, Talata 1, no?
start corrected Roma 8:1, kaya nga hindi nahahatulang mapahusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Narinig niyo po yun? Hindi nahahatulang mapahusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. So kapag sinabing nakipag-isa kay Kristo Jesus, iniwan na ang lumang buhay na hindi maganda, na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin, bago na ang ating pamumuhay, bago na ang ating buhay, no? Wala na ang dating pagkatao. So yun po ang pangalawa, isipin natin ang salitang ito, mahal tayo o mahal ka ng Diyos. At ang pangatlo ay ang salitang muli kang mabuhay, no? Pagamat tayo ay mamatay, may muling pagkabuhay. May muling pagkabuhay ang katulad natin na nakipag-isa sa ating Panginoon, na tumanggap ng Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay. May muling pagkabuhay dahil sabi naman niyan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 11, Talata 25, sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. So, ibig sabihin, tayong nananalig sa Kanya, tayong tumanggap sa Kanya, tumanggap sa Panginoong Jesucristo, bagamat mamatay, ay muling mabubuhay. So yan lang po mga kapatid ko sa Panginoon, ang aking ibahagi ngayon sa kapanahunan ng mahal na araw, pag ninilay natin tungkol sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoon Jesus noon doon sa cross ng Kalbaryo. Nawa, makakatulong ito sa ating lahat, makakatulong sa inyo ang aking binabahagi sa inyo. God bless you.